Welcome back mga kabare sa ating Usapang Baboy, and ngayon po pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking kita sa pag-aalaga ng baboy, which is yung pagbebenta po ng similya for artificial insemination. Ano po? So marami-rami na rin po nagre-request nito sa atin, kaya ito po ginawa na natin. Pero ang problema po dito ay hindi ko pa masyadong gamay itong operation na ito, kaya marami po dito ay assumptions pa rin. So dun po sa mga kabaryo natin na may experience na sa AI centers, so very welcome po ang inyong comments. So para po sa AI center, syempre kailangan natin magpatayo ng laboratory. And ito nga po ay laboratory ni Sir Leo. At silipin po natin kung ano nga ba yung mga gamit niya dito. Okay. So ito pong laboratory, hindi naman po kailangan na masyadong malaki. And ito po, may mga cabinets dito, mga lalagyan po yan. Siguro ito po ay nasa 3x3 lang. So ito po yung mga gamit. So dito po sa ilalim, storage pa rin. And syempre bilang laboratory, meron po dito mga gamit na kakailanganin para po sa paggagawa ng AI. So ready na ba kayo mga kabari sa presyo? Huh? Unahin po natin ito. Ang tawag po dito ay sterilizer, at dito po nilalagay yung mga gamit para masigurado po na malinis. So normally po beaker ang nilalagay dito at hindi yung mga semen bottle. Okay, disposable po kasi yun. Ang presyo po niyan, 55,000. So ito po ay base sa presyo ng Skippers or MS Skippers. Then microscope, ang presyo po nito ay 18,000. At dito po natin sinisilip yung kalidad ng similya. Next po, thermometer. Ito medyo mura lang, 130 pesos po yan kada isa. Yung iba pong mga binabanggit nating presyo ay presyo din ng Jada. Okay, so yun po yung mga supplier. And then next, ito naman po, water bath. At ang presyo po nito ay 38,000. Then syempre, AI ref, ang presyo din po nito, 20,000. So dito po natin nilalagay yung mga similya dahil ito po ay may minimaintain na temperature. Okay, so similya lang po at hindi bakuna. Sa semen ref po, ang normal na minimaintain na temperature ay nasa 16. Kaya po, similya lang talaga nilalagay natin dito. Ang mga bakuna naman po ay nagre-require ng nasa 4 degrees Celsius. So, ibig sabihin, hindi po ito ang tamang temperatura sa mga bakuna at posibleng mamatay po itong mga bakuna na ito kung dito po natin sa AI rep ini-store. Ayan, so baka patay na po itong mga bakuna na ito. Meron po tayo dapat hiwalay na lagayan ng mga bakuna at hindi po dapat dito sa AI rep. Okay, so ano pa po ang mga nandito? Dito naman tayo sa mga cabinet. Ayan, so meron po dito mga catheter. Foam tip yata ito. And then refrigerant. Okay. So dito naman po sa ilalim, semen bottle, semen cup. At yung tubig na pang timpla na extender. Then dito naman ay hindi na po natin bubuksan, baka kung ano ang lumabas. So lipat naman po tayo dito, hindi pa po tapos ang ating gastos. What? Lilipat naman tayo dito. At syempre po hindi tayo makakapag-produce ng similya kung walang barako. Okay, so dito naman po ang collection pen. Pinalilipat po natin ang ating mga barako dito para kolektahan ng similya. So dito po syempre meron din tayong gastos. At ito po ay itong dummy sow, ang presyo po niyan ay 7,000 at ang rubber mat naman po ay nasa 4,000. At syempre ang ating barako, so nakadepende po sa inyo, ano po. So dito po sa mga barako ni Sir Leo, meron siyang white durok at PIC na GP. Ayan, so presyo po niyan nasa more than 100,000 ang bawat isa. Meron pa po siya doon na tatlong barako. Sa pagkolekta rin po ng similya, meron din po tayong mga consumables katulad nga po ng mga tissue, semen filter, and yung mga yan po ay itinatapo na once na magamit. Ano po? So hindi na po natin yan uulitin ng gamit. So para po sa video natin ngayon, hindi po natin tututukan ang paggawa ng similya. More on dun po tayo sa business side. Okay!
Here we go! Okay, simulan po muna natin sa building at i-assume po natin na para dito sa ating AI Center ay mag-aalaga tayo ng tatlong boards. So meron po tayo dito na layout na ginawa din natin. So dito po meron tayong tatlong kulungan ng boards, isang collection pen, isang laboratory at warehouse po para lalagyan ng mga pagkain, gamot at kung ano-ano pa. So ito po ay recommendation lang natin at pwede nyo pa rin pong baguhin, depende po sa inyong pangangailangan. Ngayon kailangan po nating alamin kung ilan nga ba ang approximate na doses na pwedeng maproduce ng isang barako. So importante po ito para sa pagkocompute natin ng puhunan ng kada bote ng semilya. So ngayon balik po tayo sa collection. At muli po ang 8 months to 1 year old na junior boars, ito po ay kinokolektahan once a week lang. So from 8 months po to 1 year old, meron pa po tayong 16 weeks para kolektahan sila. So tayo po ay makakolekta ng similya sa kanya ng 16 na beses din. Okay. Then para naman po sa ating mga senior boars, pwede na tayong kumolekta sa kanya ng twice to thrice a week. Then meron po tayong 104 weeks para po sa 2 taon na servisyon niya sa atin. And i-assume lang po natin na 2 beses lang tayong kumolekta sa kanya, kaya makakolekta naman po tayo sa kanya ng 208 times. Okay. Then pagdating naman po ng paghahalo na extender sa mga purong similya, ito po ay nakadepende sa kanilang density. Ngayon kung wala po tayong sperm density meter, pwede po natin gawin yung ocular na pagtansya ng density ng ating similya. Sa pag-evaluate po, meron tayong tinatawag na creamy, milky, and watery. And nakadepende po dito kung gaano karami yung extender na ihahalo nyo. So for example po, ang ating creamy ay times 10, ang ating milky ay times 6, at ang ating watery ay times 3 lang. So ito po ay ginagawa para maiwasan natin na lumabnaw ang similya at para masiguro natin na marami pa ring sperm cells dun sa loob ng mga bote. Okay. At para pumuli sa ating computation, gamitin po natin ang 200 ml na average volume ng semen na nakokolekta natin at karamihan po ay milky. And kung ang volume per bote ng similya ay 100 ml, so ibig sabihin po bawat collection natin ay kaya natin mag-produce ng 12 doses ng similya. So again, ito po ay conservative na assumptions lang. Then mula po dito sa 12 doses, imumultiply po natin ito dun sa total ng semen collection natin. So 16 mula nun sa sila ay junior boar plus 208 nun sila ay senior boar. So total ng semen collection, 224. So magkakaroon po tayo ng 2,688 na bote ng similya. And kung meron po tayong tatlong boars, magkakaroon tayo ng 8,064 doses ng similya mula sa ina-assume natin na productive lifespan ng ating tatlong barako. Then dito na po tayo sa iba pang mga gastos at unahin po natin ang pag-purchase ng barako. So i-assume po natin na kukuha tayo ng tatlong magandang boars na ang presyo ay 150,000 ang bawat isa. So medyo mahal na po yan, pero kung tutuusin po, meron pa pong mga barako na mas mahal pa ang presyo dyan. So ang total po natin agad, 450,000. And then next po, sa feeds naman. So ang ating po mga barako ay makukuha natin sa edad na 6 na buwan. At ang mga ito nga po ay aalagaan natin, kokolektahan natin ng similya. At ang average po na edad kung kailan ikakal na sila ay 3 taon. So assuming po na kumakain sila ng 2.5 kilograms ng feeds araw-araw. At ang presyo po ng ating Mama Pro Developer ay 36 pesos and 55 centavos. Ibig sabihin po, makakakonsume sila ng worth 249,453 pesos and 75 centavos. And then maglagay po tayo ng OPEX para po sa mga bakuna, gamot, etc. etc. na kakailanganin ng ating mga barako habang sila ay kinokolektahan natin. So 30% po ng feeds equals 106,000, and ang total po na gastos natin para sa ating mga barako hanggang sa sila ay magtatlong taon na edad ay 806,000 plus. Then ito naman po ay i-divide natin dun sa total na doses na nakolekta natin, which is 8,064. So ang cost natin per dose para sa ating mga barako ay 100 pesos na. Okay. Ngayon, lipat naman po tayo sa CapEx or capital expenses. Ano po? So dito nakalagay yung mga buildings, yung iba pang mga gamit, and mga
instruments na kakailanganin natin sa paggawa ng similya. So, para hindi po tayo tumagal sa ating discussion, makikicheck na lang po itong listahan natin dito. And nakalagay rin po dito yung initial na gastos natin. And syempre, ito naman po ay magagamit natin ng ilang taon. So, lalagyan din po natin ng depreciation na value. At yung pong taon na itatagal niya ay assumption lang po ito ulit. Kasi karamihan po sa mga nilista natin ay nasa 3 years ang depreciation. O ina-assume natin na after 3 years ay masisira siya and papalitan ng bago. Pero syempre ito ay depende naman po kung paano nyo itong mga ito gamitin. So para po sa initial investment, gagastos tayo ng nasa 600 plus. Pero kung ito po ay kukumpitin natin yung depreciation, so yearly po ay gumagastos tayo ng 98,700 plus. Then ito naman po ay di-divide natin sa 3,744 na ito po yung mga doses ng similya na na-produce natin sa loob ng isang taon. So ang cost po niya per dose, 26 pesos. Then hindi pa po tapos ang ating gastos. So lipat naman po tayo sa OPEX and ito po ay yung mga consumables na. So dito po pumapasok yung mga semen filter, semen gloves, mga glass lights and kung ano-ano pa. So muli po, i-check na lang po natin yung listahan dito. And base po dito, kada bote po ng similya ay magdadagdag tayo ng 31 pesos. And syempre, maglalagay din po tayo ng breeder man unless ayaw nyo pong pahawakan yung inyong mga barako at kayo na po mismo ang kokolekta at magpa-process ng similya. So assuming po na meron tayong hinire para sa paggawa nito, so syempre pasasweldohin natin sila. So ito po ay depende syempre sa tumatakbong minimum wage sa inyong mga lugar. So assuming po na pasweldohin natin siya ng 10,000 and syempre meron pa rin po tayo dito dapat na mga 13th month and mga bonus and mga kung ano-ano pang incentives. So assuming po na pumapatak na 12,000 ang nabibigay nyo sa kanya every month, so muli po ito i-divide natin sa dami ng nakolekta niya sa loob ng isang buwan at magdadagdag tayo sa production cost ng ating similya na 38 pesos. So magkano na nga po ba ang kakailanganin natin puhunan para makapag-produce tayo ng isang bote ng similya? So first po sa bore, 100 pesos and then sa ating capital expenses magdadagdag tayo ng 26 pesos and 37 centavos and then pagdating po sa OPEX meron tayong consumables and yung ating pasweldo sa ating breeder man. So 31 pesos po para sa consumables and salary ay 38 pesos and 46 centavos. So ang kakailanganin po nating puhunan para sa ating isang bote ng similya ay 196 pesos. Okay. So pwede pa po ba itong pababain? So para po mapababa pa natin ang cost natin sa bore, pwede po tayong magdagdag pa ng barako. So syempre tataas po ang ating initial na investment pero yung production cost po natin kada bote ng similya ay pwede pang bumaba. Kasi nga po mas marami ng aalagaan pero mas ma-maximize po natin yung gamit ng ating breeder man, ng ang mga gamit sa paggawa ng similya at dun sa ating buildings. Pagdating naman po sa CAPEX, kung meron na po kayo dating building, maliit na renovation na lang, so hindi na po ganun kalaki ang gastos natin. And pagdating naman po sa mga equipment, pwede rin po tayo maghanap ng mga supplier na may mas mababang presyo pero kalidad pa rin po ang mga gamit. And sikapin po natin na huwag agad-agad silang masisira sa loob lamang ng 3 taon. So mas matagal po natin silang magagamit, mas mababa rin po ang ating production cost. Pagdating naman po sa mga consumables, dito po hindi na masyadong magbabago ang presyo nito. Pero yun nga, kung makakahanap po kayo ng mas mababa ang presyo, mas maganda po yun. And then pagdating naman po sa pasweldo natin sa ating mga tao, ito po huwag natin titipirin. Dahil kung gusto po natin na makapag-produce ng magagandang kalidad na similya, syempre ito po ay nakadepende sa tao na gagawa. So dapat po lagi mataas ang kanilang moral at minamahal nila ang kanilang trabaho. So isa rin po sa mga katulong sa pag-stay ng ating mga tao ay syempre magandang package and magandang pakikitungo sa kanila. Okay. Then ngayon, dumako naman po tayo sa pinakamagandang usapan, which is yung kita. So magkano nga po ba ang kikitain natin kada isang bote ng similya? Oh, yeah.
Ngayon, gamitin pa rin po natin yung computation natin kanina kung saan ang puhunan ng isang semen battle ay nagkakahalaga ng 196 pesos and 6 centavos. So, i-assume po natin na ito po ay ibebenta natin sa presyo na 300 pesos, which is medyo mababa na po yan since yung ating po mga barako na ginamit dito ay presyong GP na and magagandang klase. So, gamitin pa rin po natin 300 pesos lang. So, magkakaroon po tayo ng kita net income per bote na 103 pesos and 94 centavos. At sa isang taon naman ay ine-expect natin na makakapag-produce tayo ng 3,744 doses. So magkakaroon tayo ng kita kada taon na 389,151 pesos and 36 centavos. So net income po ulit yan. At yan po ay kita sa isang AI center na may tatlong barako lang. So kapag dinagdagan po natin, mas magiging maganda pa yung kita dahil mas marami kayong mapuproduce na similya and mas bababa pa yung production cost. At base po dito sa computation natin, meron tayong profit margin na 35%. Wow! And ngayon po sa ating mga kabaryo na nagkaroon ng interes sa pagpapatayo naman ng AI, alamin naman po natin yung kailangan nating i-prepare na puhunan. Ano po? Para sa pagsisimula or sa unang anim na buwan, ito po yung magiging gastos natin. Para sa tatlong boars, 450,000 and ito po ay kakain ng worth 19,737 na feeds. At para sa OPEX po, naglagay tayo dito ng almost 8,500. At para sa CAPEX naman po, ito yung mga buildings, mga initial na mga gamit sa paggawa ng similya, 643,380 pesos. And then para naman po sa pagkolekta ng similya, kasama na po mga catheter, semen battle at kung ano pa or yung ating consumables, 17,990. And para po sa ating breeder man, 72,000. So ito po yung unang gastos para sa unang anim na buwan at ang total expenses po ay 1.2 million. So sa susunod po na taon, medyo maliit-liit na lang po ang ilalabas dyan at siguro nasa 300,000 na lang. Pero ideally po sa panahon na ito, umiikot na yung ating puhunan at kaya na suportahan yung feeds and yung ating mga consumables. So roughly po, mag-ready tayo ng 1.5 million. Okay, so yan po mga kabaryo ang video natin ngayon and hopefully meron po tayong natutunan at makatulong tayo sa mga nag-i-interest na magpatayo ng AI centers. And bago po matapos ang ating video, shoutout po kay Sir Ryan So na na-meet po natin nung PCSP. So nice meeting you sir and kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga events. At sa lahat naman po ng ating mga kabaryo na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating channel, maraming maraming salamat pa rin po at mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng pigrola.